O yun mga katake, no? Magbubukas na naman tayo ng bago. Razure? Razure ba? Razure. Razure. Counterfeit ng Razer. No, bakit? Basta yun. Made in China siya. Tapos, RGB mousepad to. And, ayun. Buksan na natin. Checkbox muna tayo. Ayun, may design-design siya. Pero, iba yata design nito. Let's check. Unbox na natin mga katake. Okay. Oops, mayroon pa doon. So, ito yung laman niyang mousepad. Ayan. Wait pa natin yan dyan. Tapos mayroon pa siya dito. Wala siyang plastic, ano. Hindi siya, ano. Hindi siya naka, ano, sa plastic. Tapos ito yung, ano niya. Braided naman siya. And, ayan. Braided naman siya. Ito pa. So, dito tabi natin yan dyan. So, ilatag na natin, no. Razer yung, ano. Ang haba niya mga katawi. Ang haba niya po. So, extended mousepad siya. Hindi pala mousepad lang, extended. Ang haba niya eh. Ito yung ano niya. Rubber. Yung ano niya. Base niya. And then, yun. Yung design wise, okay naman siya. Ito yung ano, medyo matalang pero normal lang din. First time lang kasi din natin magbukas ng ano, RGB mousepad. And mag-cover ng ano, mag-unboxing and review ng mousepad. Kaya hindi natin ito may halin tulad muna kasi wala naman tayong na-unboxing pa na parehas net. Na nagpas-lagpas oh. Sige mga katari, try na natin yung ano, yung effects niya kasi yun na naman yung talagang ano, tsaka itong ano, surface eh. Test natin ito. Yan, itong ano nga pala na ito, itong dito, kakabit mo lang dito yung cable na yan, yung nakita mo. At hindi siya, ano lang siya, hindi siya basta-basta naka, ano, yung bone. Bone sa pagkunot. Ganyan lang talaga siya. And then, let's try it na, ano. So, yan mga katake. Ito yung kulay niya. Ito yung ano niya pag nagpa-functional siya. Pag sinaksak mo na siya. Overall feel naman is okay. Smooth. Ang surface niya mga katake. Basta yata nawawala yung design niya. Maganda po naman. And then, let's try itong mouse pad na may kasamang mouse, no? Try natin. So, ito may mouse tayo dito. Oops, hindi yata abot. Wait lang. May mouse pa dito eh. Dalaw naman mouse dito. So, may mouse dito. Pero so, mas maganda yung isang mouse eh. Hindi lang abot. Ito. Which is... Ayan. Ito ay protecto na mouse. Very comfortable naman siya. Yan. Very comfortable siya. Gamit ko i-protect na mouse. Let's try natin yung isa ulit. Tanggalin lang natin sa saksakan. Saksak! Ito na yung ano natin. Yung isa pa nating mouse. Ang bali dito sa isang mouse natin, ang pangalan nito is Rack Dasig. RGB mouse din siya. Then, ayan. Overall, talaga, feeling is okay talaga.
Okay talaga, okay. So, hindi ko lang alam kung ano siya, ano, yung waterproof or anything. Kasi mukhang hindi siya waterproof. Nadadama ko lang sa ano ko pa lang, sa paghawa ko pa lang sa kanya. Sa texture pa lang niya. Hindi siya yung repellent, water repellent na spray. Huwag ka naman mag-expect sa 350 to 450 pesos na mousepad, no? Or 500. Andun lang kasi banda yung range niya, eh. Nasa 350 to 500 pesos yung range ng mousepad na to. Pero overall, okay siya. Hindi naman siya yung ano, eh. Kasi, syempre yung mga kalaban na ito, yung mga Pantec na mousepad na RGB na nasa 1,000. At saka may 150 din na ganito. Kasi hindi ko lang alam kung ganito din ba kalidad. Tayo natin sa susunod na unboxing yung mga ganun, tsaka sa review. So, yun lang mga katakin, no? Sana nag-enjoy kayo sa video na to, and sa muli, mag-ingat, at still, laging wala lang. Basta yun. Yun, tapos na tong unboxing natin, review, gamitin na natin to. Paalam mga katakin.